I believe 3 months is enough. It's all or nothing. Prove yourselves to us, or say goodbye to the enterprise. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang 18th kabanata. Napangisi si Esmeralda nang makitang pumasok si Sansa at halos mapaismid rin ito nang marinig ang kanyang pagbate. What the hell do you think you're doing here? Hindi na ikaw ang chairman, hindi ba? Pinalitan ka na. Oh, my mistake. Hindi ka lang pala basta pinalitan. Pinatalsik ka pa. So what brings you here, Sansa, my dear? Taas noong tumingin si Sansa kay Esmeralda at saka itong nginitian. Good morning to you too, Esmeralda. Simple lang naman ang dahilan kung bakit ako nandito. I am taking over Tyrone's company. Ako na ang bagong director nito from now on. And that's why I'm here. Lalong lumawak ang ngisi ni Esmeralda at halos magtawanan at magbulungan din ang ibang mga tao sa board dahil sa mga kahibangang namumutawi mula sa bibig ni Sansa. You? Taking over Mr. Tyrone's company? Seryoso ka ba, dear? Kailan pa nangyari na ang ex-wife ng isa sa mga board members ay magkakaroon ng karapatan para sa kumpanya? Masyado ka na yata nag-iilusyon, Sansa dear. Stop with the fantasies, honey. Bagyang natawa si Sansa at halos ikagulat ng lahat ang kanyang susunod na sinabi. I'm not being delusional, Esmeralda. Because I am not his ex-wife. I am his wife. Biglang natahimik ang lahat ng tao sa loob ng meeting room. Kabilang na si Esmeralda na halos hindi makapagsalita sa biglang ang sinabi ni Sansa. Nakaramdam ng kaunting pagkawagi si Sansa nang maramdaman niyang nag-ibang ihip ng hangin sa loob ng meeting room dahil sa kanya. You heard it right. I am his wife. So by all means, I have all the rights to take over his company. Total, ako na rin naman ang bagong director. And since ako naman ang may hawak ng shares niya, it's just proper for me to be here and attend this meeting. Right? Naglakad na si Sansa papalapit sa isang bakanteng upuan at saka prenteng umupo roon. Kinuha na rin niya ang kanyang notepad at saka nilatag iyon sa mesa. Ang lahat ng mga tao ay nanood sa kanyang bawat galaw. Nang mapansin ni Sansa na nakatingin ang lahat sa kanya, ay muli itong nagsalita. Hindi pa ba tayo magsisimula? Are you all just gonna sit there and watch my every move? Hindi naman yata productive yun. So shall we begin the meeting? Nakangiting wika ni Sansa habang tinitingnan isa-isa ang bawat miyembro ng board na naroon. At ang pinakahuli niyang tiningnan ay si Esmeralda na halos pumutok na sa inis ngayon. Napag-alaman ni Tyrone at Sansa kailan lamang na hindi pala talaga na-divorce ang kasal nilang dalawa. Hindi valid ang pagkaka-divorce nilang dalawa dahil si Sansa lang naman ang residente ng Amerika at hindi si Tyrone. Kaya hindi ganoon kakinilala ang pagkakawalang bisa ng kanilang kasal. Sa madaling salita, ay meron pa ring bisa ang kasal nilang dalawa rito sa bansa. Nang malaman nila iyon ay nag-usap sila ng masinsinan kung ano ang kanilang gagawin. Subalit nakiusap si Sansa kay Tyrone upol sa isang bagay. At upang maisakatuparan iyon, ay kinakailangang kasal pa rin silang dalawa. Kaya hindi na muna sila kumilos upang ipawalan nito ng bisa. At nang sa ganun ay magkaroon pa rin ng karapatan si Sansa sa kumpanya na hinahawakan ni Tyrone. At dahil wala naman ang magagawa pa, ay hindi na nagtanong pa ang ibang mga taong nasa loob ng meeting room kung bakit naroon si Sansa. Bagkos ay sinimula na lamang ang meeting upang mailatag na ang mga reports ng kumpanya. So as you can see, we have been seeing some progress with some of the board members. Tumataas na rin kahit papaano ang ating sales, which is a good thing, lalo na't matatapos na ang quarter.
However, aside from our achievements, marami-rami rin tayong challenges na kinahaharap as a company. Makahulog ang wika ni Esmeralda, sabay sipat kay Sansa na tahimik lamang na nagsusulat. In particular, one of our members, Mr. Tyrone's company, na apparently ay hinahandle na pala ngayon ng ating fleeting ex-chairwoman, ay may pinakamababang performance for this quarter. Nagsitanguan ang mga board members, lalo nang ma-flash sa screen ang graphs ng performance ng kumpanya ni Tyrone, pati na ang mga ratings ng mga investors dito. Nanatili lamang tahimik si Sansa habang nakikinig sa sinasabi ng mga tao. I mean, bakit nga ba kasi ang hina ng performance ng kumpanya na ito lately? Bakit parang wala namang ginagawa ang marketing group ninyo to boost your company's performance? What is even happening with you? Hay nako. Which is why we have decided and agreed on earlier na tatlong buwan na lamang ibinibigay naming palugit sa inyo to make things work. Kapag hindi nyo pa rin maayos ang performance ng inyong kumpanya, ay matatanggal na kayo sa timeshare club. We have no choice but remove you dahil kayo lamang ang magiging dahilan ng downfall ng enterprise. You should just run your company on your own. Dagdag pa ni Esmeralda na ikinatango ng mga board members. Doon na natigilan sa pagsusulat si Sansa at saka umangatang tingin at umalma. Are you kidding? It wasn't my fault that the company had poor performance earlier this quarter. Bagong director lang ako ng company. I haven't had a full grasp of what is actually happening sa sales ng kumpanya. If anything, I should be given at least 6 months to prove that we are worth to stay as members ng Timeshare Club. I believe 3 months is enough. It's all or nothing. Prove yourselves to us, or say goodbye to the enterprise. Ganun lang kadali yun. Prenteng sagot naman ni Esmeralda, at saka nagkibit balikat kay Sansa. But that's not fair! Hindi na nakapagsalita pa si Sansa nang sumingit ang isa sa mga miyembro ng board. I think we should give them at least 6 months. Wika ng isang board member na kaklose ni Doña Divina noon. And why is that? Tanong naman Esmeralda rito. Nagpatuloy ang board member. They have been with us for 30 years. I think they deserve all the chance to prove themselves. Come on. 3 months? Masyadong maikli yun for business. We all know that. Nagsitanguan naman ang ibang board members at nagsabing masyadong ang maikli ang 3 buwan para kina Sansa. At mas mainam kung habaan ito ng kaunti dahil hindi naman basta-basta at ganun na lamang kadali kung bibitawan nila ang kumpanya nito. Wala na lamang nagawa sa Esmeralda kundi ang pumayag dahil ayun ang napagkasunduan ng karamihan. Bagay na pabor naman kay Sansa. Nang matapos ang board meeting ay agad na dumiretso si Sansa sa puntod ng kanyang ama. At doon niya ibinuhos ang lahat ng kanyang nararamdaman. Pagkatapos ay nagsindi si Sansa ng kandila at tuloy-tuloy nang lumabas ang kanyang mga hinanakit. You're so unfair, Dad. Napakadaya mo. Bakit pa gusto mo akong pahirapan lagi? We never had a good relationship before. At nagsisisi ako roon. But you were never really a good dad anyway. But I never wanted for you to be gone. Hirap na ako noon, Dad. Pero mas hirap ako ngayon. It still hurts when I realize that you're no longer here. Nawala na talaga akong kakampi. Panimula ni Sansa habang tumutulo ang kanyang mga luha. Pero alam mo, Dad, may apo ka na. Ah, mga apo pala. I have 2 children. My angels. Sila nang kakampi ko ngayon. And I hope you're proud from up there. Kasi I'm finally fixing myself. Inaayos ko ng sarili ko para sa mga anak ko. I'm thriving despite all what's happening to me.
Kahit iniwan mo akong walang-wala, kinakaya ko. Patuloy kong kinakaya. Halos matawa na rin si Sansa sa gitna ng kanyang pagluluha habang napagtatanto ang mga nangyari sa kanya. Yung lalaking ayaw na ayaw mo para sa akin, siya palang sasalba sa akin ngayon. Asawa ko pa rin pala siya. Alam ko naman na the only reason you didn't like him for me is because you thought he's never gonna love me. Nasasaktan niya lang ako dahil napilitan siya kay Doña Divina na pakasalan ako. You were just protecting me. Pero ngayon, siya nang tumutulong sa akin para lumaban. Pinahid ni Sansa ang kanyang luha. Nag-iba na rin ang kanyang emosyon at namutawi ng katapangan sa kanya. At ngayon, kukunin ko ng lahat ng dapat para sa akin at sa mga anak ko. Babawiin ko ang mga dapat bawiin. Pagsumpa ni Sansa habang nakaharap sa nicho ng kanyang yumaong ama. Kinagabihan ay abala si Esmeralda sa pagpupunas ng kanyang kama habang nakatapis lamang at naitis ang kanyang katawan at kakatapos lamang niyang makipagsiping sa isa sa mga associates ng kumpanya. Hanggang ngayon ay iritang-irita pa rin si Esmeralda sa tuwing naiisip ang mga pangyayari kanina. Kaya naman, initsa na niya ang pinampunas niya ng kama at kumuha ng wine. Binuksan niya iyon at sinalin sa isang baso. Sabay sindi ng sigarilyo. Walang hiya ka talagang babae niya. Ano bang intensyon niya para bumalik pa? Ang ayos-ayos na ng lahat. Nasa akin ang lahat ng bagay na dapat ay akin. Tapos ngayon ay babalik siya? Nanatiling tahimik ang lalaki habang pinakikinggan ang bawat bulyaw at reklamo ni Esmeralda. Humit-hit muli ng sigarilyo sa Esmeralda bago magpatuloy. Wala talagang kwenta yung anak ni Vicente na yan? Wala naman talagang pakian noon sa kumpanya eh. Tapos ngayon bigla-bigla na lang babalik. Kapal ng mukha. Pinatalsik na nga sa pwesto. At hindi na binigyan ng mana. Pero may gana pa rin bumalik at sabihing siya na ang bagong direktor ng kumpanya ni na Tyrone. At isa pa yung Tyrone na yan. Akala ko ba matagal nang walang bisang kasal nila? Kumalma ka lang, magagawa naman natin yan ng paraan. Bulong ng lalaki kay Esmeralda sabay haplos sa balat nito at tanim ng maliliit na halik sa liig at balikat nito. Paano ko kakalma? E may umaaligid na namang masamang loob sa akin. Ano pa kasing intensyon ng babaeng yun? Ano? Palabas lang ba lahat ng sinabi niyang ayaw niya sa kumpanya? Nagkukunwari lang ba siya para mabawi niya sa akin ang lahat ngayon? She's really getting onto my nerves. Masama pa naman sa akin ang nai-stress. But I can't take this anymore. Reklamo ni Esmeralda at napadiin pa nga ang paghawak niya sa baso ng wine. Kaya nga, sa'yo na rin ang galing na masama para sa'yong nai-stress. Kaya don't stress yourself, babe. Kalmahan mo lang. Dumi lang naman yan si Sansa. I'm sure we can handle her. Nakangising sabi ng lalaki na ikinatawa naman Esmeralda. Of course, I have my ways. Nakangiting tugon naman ni Esmeralda. Lingid sa kaalaman ni Sansa ay matagal nang may relasyon si Esmeralda sa lalaking associate na iyon. Kabit niya ito at matagal na silang nagsasama kahit noong buhay pa si Mr. Legazpi. Palabas lang talaga ang lahat ng kabaitan at mga pagpapakitang tao na ipinamalas ni Esmeralda. Pero ang katotohanan ay matagal na niyang pinaplanong pagbagsak ni Mr. Legazpi. Pati nang nag-iisa nitong anak na si Sansa. Baka nakakalimutan mong nangako tayo sa isa't isa na we will rule the world. Kakaunting challenge lang ito. Matagal naman na natin itong napagplanuhan kaya I'm sure we can win this, babe. Mapapabagsak din natin ang tuluyan ng nabubuhay na Legazpi na yan. At magbabago mo na rin sa wakas ang pangalan ng kumpanya. Tumango si Esmeralda. Of course. Sisiguraduhin ko talaga na may kalalagyan niyang Sansa na yan. Hindi ko hahayaan na makuha niya ang lahat ng nasa sakin ngayon.
Maya-maya lamang ay biglang tumunog ang telepono ni Esmeralda. Sinenya sa niya ang lalaki na iabot iyon sa kanya. Bagay na ginawa naman ito. Kinuha na ni Esmeralda ang telepono at saka sinagot ang tawag. Hello? Biglang nanlaki ang mga mata ni Esmeralda nang marinig ang kabilang linya. Nagkukumahog niyang binuksan ang kanyang laptop at halos manginig siya habang hinihintay na mag-loading iyon. At nang makita niya kung ano ang naroon, ay napahiyaw na lamang siya. No! This can't be happening! At dito natatapos ang ating kabanata. Ano kaya itong natuklasan ni Esmeralda at ganito na lamang ang kanyang naging reaksyon? May kinalaman kaya ito kay Sansa? Mababawi naman kaya ni Sansa ang dapat na ikanya? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.